natin sa Panginoon, natulungan tayo ng Panginoon upang magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang miyembro ng ating tahanan. Alam niyo po kung minsan tayo, nagkakamali tayo, walang perfect na family, walang perfect na tao. Pero kapag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kapag nanalangin ka ng taimtim sa Panginoon, trust me, after mong manalangin, ang ganang pakiramdam. Manalangin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako kung paano ko i-handle ng aking pamilya. Lord, tulungan mo ako kung paano ko maging inspirasyon ng aking family. Lord, tulungan mo ako sa lahat ng bagay kasi nahihirapan ako. Kapag sinurrender mo sa Panginoon na, Lord, nahihirapan ako. Lord, tulungan mo ako. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Lord, please help me, Lord. Truly. Truly. Bibigyan ka ng Panginoon ng sapat at ang kinakayahan upang magampanan mo ng tama ang iyong tungkulin sa iyong family. And then, let's move na sa ating L. Sabi dito, love starts here. Love starts in your family. Love starts from your family, from God. Ang walang pagmamahalan na pamilya, anong tawag? Nagsasama-sama nga kayo, wala naman kayong pagmamahalan, it's broken. But don't worry, kapatid. Meron tayong Panginoon na mag-heal, bibigay at magagabay sa atin. Kasi wala namang perpekto sa mundong ito eh. Minsan makakapagsabi tayo ng hindi maganda sa mahal natin sa buhay. Minsan makakapag-declare tayo ng hindi maganda sa ating mga anak, sa ating mga asawa, kung sino pa man. Pero humingi tayo ng kataparan sa Panginoon. Lord, patawad po dahil nakapagsalita ako ng ganito. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa asawa ko. Lord, tulungan mo ako makahingi ng kapatawaran sa anak ko kasi hindi maganda yung sinabi ko. Do you think kapag sinabi mo sa anak ko, sorry anak, hindi maganda yung nasabi ko kanina? Do you think yung nararamdaman mo, or do you think yung anak mo, anong sasabihin niya? It's okay. Pero kapag hindi ka marunong humingi ng kapatawaran, anong mangyayari? Ang wound natin, inner wound natin, nagsisimula yan sa family. Yung unang pagka-broken heart mo, nagsisimula yan sa family. Pero kapag walang kapatawaran, dala mo yan hanggang 80 years old ka. Yung konti na lang kukunin ka na ng Diyos, pero dala-dala mo pa rin. Tandang-tanda ako noon, alas 9 ng gabi, talagang ako'y galit na galit, pinalo ako. Walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Imaginin mo, 6 years old ka, 80 years old na. Tanda mo pa ko nung oras, anong araw, anong yatsa. Kasi hindi ka pa nakapagpatawad. Pero kung nandun ang kapatawaran, nag-i-start po ang kapatawaran sa Panginoon. Lord, patawad po sa mga pagkakamali ko. And then, madali ka nang humingi ng kapatawaran sa taong ginawa mo ang problema. Tama po ba? Pero, hindi ka makakapagpatawad kung ikaw mismo hindi ka marunong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Tayo ay nakakapanakit na hindi natin nalalaman. Tayo ay nakakasanhi ng pagiging broken-hearted ng isang tao na hindi natin nalalaman. Pero, kapag marunong kang humingi ng kapatawaran, o patawad dahil ako'y nakapagsalita ng hindi maganda. Baka hindi mo nagustuhan yung akin sinabi. Madali lang sambitin kapag marunong kang mag-accept at marunong kang mag-repent. Amen? Amen po. And then, nasa last, ano na po tayo ng nasa why? You can't live with them, but you can't live without them. Parang tongue-twister, no? Minsan, ito ba, babasahin ko muna sa Matthew chapter 19, verse 5. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Minsan, sa buhay na ating mga pamilya or sa ating mga, may mga asawa na lalo, minsan yung mag-biyanan, hindi sila magkasundo. Siyempre, hindi sila magkasundo. Pero, hindi sila pwedeng mabuhay ng walang bawat isa. Darating at darating sa pamilya natin, magkakaroon ng problema yung magbiyanan, yung tawag doon, yung mother-in-law mo or yung father-in-law mo, yung bawat membro ng pamilya natin. Pero tandaan natin, hindi tayo pwedeng mabuhay ng wala sila. Aminin natin sa hindi. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng wala sila. Pero kung minsan,
ang hirap din may kasama sila. Pero, ang hirap din namang wala sila. Di ba? Doon po, pumapasok ko yung ating kapatawaran. Di ba kung minsan, inis na inis ka na sa itsura niya, pero di ka na mamubuhay din ang wala man din siya. Di ba? Kung minsan yung biyanan mo, na inis ka na sa pagmumukha, yung manugang mo, na inis inis, pero di mo naman din pwedeng mabuhay din ang wala sila. Di ba? Tingnan natin, di ba? Kung minsan ang hirap isipin, kung minsan ang hirap natin tanggapin, pero ang katotohanan, ang family ang family. Magkakaroon tayo, normal, sa pamilya nagkakaroon ng hindi magandang usapin, pero ang hindi mo, normal, yung hindi na kayo mag-usap forever, hindi siya normal. Ngayon, hindi ko po alam, ngayon kung sa buhay natin na ito, sa araw na ito, may na-touch sa atin, kapatid, magpatawad ka na lalo na sa membro ng pamilya. Huwag nating hintayin, na kunin tayo ng Panginoon Diyos na meron tayong daladala sa gibig natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Hindi natin alam kung kailan natin sila darating ang oras at ng panahon may oras ang bawat isa. Amen? And then, tayo po ay nasa conclusion na. Sabi dito, at a time when we experience failure in life, our first refuge is the Lord and our family. Tandaan natin, mahalaga ang family natin. At ang tangay nating masasandigan sa lahat ng ating mga, kung tayo ay nagkaroon ng failure sa buhay, nagkaroon tayo ng broken hearted, kasama natin ng Diyos, pangalawa ang ating pamilya. Sige po, sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong tumayo po ko kayong lahat. At kung kasama niyo po yung inyong mga anak o yung mga asawa o yung mga magkakamag-anak, tabihan niyo po sila. Tabihan niyo po sila at sama-sama po tayong mananalangin. Tabihan mo yung ating, or kung may best friend ka na siya yung tinuturing mong family, tabihan mo sila at tayo po ay sama-samang manalangin. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. At kung sila man ay nasa Pilipinas or malayo, damhin mo ang tinitibok ng iyong puso. Lord Panginoong Jesus, sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Lord Panginoong Jesus, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang panalangin namin ngayong araw, sana ilayo mo ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan ang ating mga ang kanilang mga gagawin at gabayan ang kanilang mga responsibilidad na magagampanan sa mundong ito. Bilang isang ama, ako po ay bigyan nyo ng malakas na pangangatawan, malinaw na kaisipan upang magampanan ang aking trabaho at maitaguyod ang aking pamilya. At para sa mga ina, Lord, gabayan mo po kaming mga ina na pangalagaan ang aming tahanan. Maging epektibo kaming ilaw ng aming tahanan. Mabigyan namin ng tama at wasdo ang mga pangaral na ibibigay namin sa aming mga tahanan. Lord, sa aming mga nakakatandang kapatid, sa aming mga ate, bigyan mo po pa, Panginoon, sila ng lakas ng katawan na kung saan sila ay aming inspirasyon bilang isang nakakatandang kapatid sa aming tahanan. Bigyan mo sila ng malinaw na kaisipan na kung saan, Panginoon, magiging inspirasyon sila ng aming tahanan. Ganon din po ang aming mga kuya, ang mga nakakatandang kapatid sa amin. Tulungan magkaroon ng sariling paninindigan, Lord. Bigyan mo sila ng malinaw na kaisipan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mga bagay na kung saan sila, Panginoon, ay magiging inspirasyon ng aming family. Lord, ilayo mo sila sa anumang tukso, sa mga bisyo, sa mga distractions sa mundong ito, Lord. At Lord,
sa araw nito, Panginoon, tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya. Sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilya, Panginoon, na magpupuri at sasamba sa iyo, O Lord. Luluwalhatiin ka at dadakilain ka sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Lord, kuminsan, Panginoon, marami kami mga bagay na hindi namin sinasadya at hindi namin mga naiisip at hindi namin alam, Panginoon, na kami ay nakakasakit, Lord. Lord, tulungan mo kami. Lord, tulungan mo kami. Alam namin, Panginoon, ikaw ang nakakabasa ng aming mga puso't isipan. Lord, patawad, O Lord, sa mga bagay na hindi namin nagagawa ng tama. Lord, patnubayan mo ang aming mga buhay, ang aming pamilya, Lord. Mahal namin ang aming pamilya, Lord. Ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga kapatid, ang aking magulang, at miyembro ng aming tahanan, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pangmumuhay, Lord. At sa pamilya, Panginoon, na malayo sa isa't isa, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng wisdom kung paano namin sila ma-reach out, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng aming malayong lugar, Panginoon, gawin mong mas madali para sa amin ang mga komunikasyon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ng tama ang mga bagay sa mundong ito, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang tanging namin dalangin sa tamang pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoon. Amen.